Hi guys, good morning. So, ipakita ko pa sa inyo ngayon yung atong bagong feature ng ating RClam Wi-Fi Manager. Yun yung ating data and time pricing. So, ano po yung data and time pricing? So, pwede po kayo magbenta ng nakadata lang. For example, 100 MB, 1 gig, or per time siya na, naka 1 hour lang, 2 hours. Pero ang concept dito is dapat mag-provide lang siya ng specific amount. So pwede rin siya sa buy, as in pwede kang 1 gig for 1 day, tipong ganun. So maganda kasi ito, magandang setup para sa ating pag naka-LTE po tayo or yung medyo mahal yung data. Pero at least naka-time-based siya, pero naka-limit yung data niya. So, yan. Kita ko muna sa inyo yung ating gamit ngayon. So, yung gamit natin ngayon is naka-DIY version po tayo. So, meron lang binigay sa akin na custom board na pinagana ko dun yung RClam Wi-Fi na manager. So, pwede rin po kayo makagawa ng sarili nyo. Tapos, bibili lang ng license sa atin. So, yung license po, ngayon naka-promo tayo ng license, $750. Pero yung current pricing pa natin, this month lang yung $750 yung kaya pricing pa natin is 1K. So, yung inclusion po doon is yung ating uploader na may one-click install. So, mas mabilis lang mag-configure. Tapos, meron din natin yung sa ating RClam na mobile app in which pwede siyang yung ating sales pwede natin ma-access via internet. So, multiple vendor yun. So, may remote sales na rin kayo. At the same time, meron kayong pang-configure nito. Then, dun sa mga reseller, meron tayong sariling reseller price. Tapos, pwede rin sila mag-create ng account para sa mga customer nila. So, yan. So, i-chat na lang ako sa page kung gusto nyo mag-avail. Then, meron din akong Shopee store para sa mga parts. So, mas recommended ko lang po yung ating RClam Q in which ito yung nakasetup. Kasi mas stable po siya sa ating micro OS. So, yan. So, pakita natin yung ating data price settings. So, clear ko muna to para malinis. So, yung data price settings natin, pwede tayo magbenta ng data lang. For example, lagay ko dito 5 pesos. Yung code is actually product code lang siya. Ang importante lang dito, dapat unique lang yung mga product codes natin. So, sample, product code natin ito is 100M para sa 100 MB na data. Tapos, itong description, yun yung lalabas sa portal natin. Talaga natin 100 MB of data. So, profile, ganyan natin D1. Tapos, validity, ganyan natin 1 day. So, itong validity is actually is a scheduler ito siya. So, after 1 day, i-delete niya yung mag-created na user. So, yan. Add natin. So, next, gawin rin tayo ng para sa 10 pesos. Yung sa 10 pesos naman, gawin natin 7 hours. So, yung code natin is 7H. Tapos, yung data, simula tayong data. Then, 7 hours lang. So, pwede nyo rin gawin yung nakamix yung time. So, meron tayong minutes, hours, days, weeks. Or, mixed. So, magandang natin ito. 7 hours. 7 hours. Tapos, natin to R1. So, validity natin. Gawin natin siyang gawin na natin 12 hours yung validity. So, yung sa profile, pag magkaiba yung validity nyo, dapat magkaiba lang din yung profile. So, yan. Add 1. So, ngayon, gawa ulit tayo. 10 pesos pa rin. Pero, gawin natin 500 MB. So, data nyo is 500 MB. Pero, limited lang siya sa 1 day. So, validity niya is 1 day. Inus yung D1 natin, same lang siya na 1 day. Tapos, yung description niya is 500 M. So, MB per day. So, yan. So, meron tayong tatlong price settings. Pag 5, 100 MB lang na data. Pero walang limit yung niya hanggang 1 day. So ito naman is 10, 7 hours. So walang limit ng data. Tapos meron siyang
500 MB na one day. So either sa kanila 500 MB matapos or one day matapos yung ano, maubos yung connection niya. Kasi ito naman sa validity kung kailan siya yan. So pag nakaitong setup yung validity, ito taga-delete lang to siya sa users natin. Actually, so after one day wala na siyang ano kasi naubos yung one day. So kahit na mag-post siya diyan, pag naka-ano rin sa validity niya is one day or kahit na pwede ting gawin tong 2 days. Yan. So, either maubos na niyang 1 day na time or maubos na niyang 100 MB na data. So, save exit natin. Tapos, click natin generate settings. So, halos, kung papansin ninyo, wala na akong halos ginalaw sa ating MikroTik. Kasi automatic na lahat dito. So, kahit hindi kayo marunong gumamit ng MikroTik or mag-configure, at least, ano na siya, automatic na siya. So, sa user profiles, automatically na-create na rin yung mga profiles natin, pati yung ano natin, validity. So, test tayo. Yan. Okay. Test and close up. Okay. So, test natin. Connect tayo sa Tyler Piso Wi-Fi. Yan. So, so wala pang nakasulat dito na Wi-Fi rates. So, check muna ulit natin. Balik tayo sa desktop. So, ibig sabihin yan, yun, naka-disable pa pala yung data rates natin. So, enable lang natin. Generate ulit. Tapos yan. Refresh lang natin. So, yan, lumabas na yung data. So, automatic lang siya, guys. So, click natin yung data. Piliin natin yung 100 MB. 100 M. So, click ko yung 5. Click ko ng 5. So, ito yung product niya. 100M, then insert coin. So, kung may multiple bendo kayo or sabendo, namimili lang kayo ng sabendo, saka kayo mag-click ng insert coin. So, click insert coin. So, yan, namiilaw na siya. Hulog tayo ng 5. So, yan. 5. So, yan, connected na. Then, check natin siya sa ating MikroTik. So, created na yung 706. Meron siyang profile D1. Tapos, may limit badge na 100M. In which, same dun sa sinetup natin. So, delete na natin to. Tapos, test tayo ulit. Yan. Yan. Forgot mo natin yung ating Wi-Fi para linis. Tapos, connect tayo ulit. So, yun ang nag-test natin kanina is ano yan siya. 100 MB data. Ngayon, try natin itong 7 hours. So, ibig sabihin yung time naman. So, 7 hours. So, 10. 7H yung product. Then, insert coin. So, yun alat. So, 10. So, pwede na siya dalawang 5. So, try natin dalawang 5. So, pwede tayo. 5. Then, yan. 10. Tapos, yan. Matik na siya. Then, check natin ulit sa ating desktop. So, yun. Lumabas natin yung user. User natin, meron ito ngayong limit uptime na 7. 7 hours. So, remove tayo ulit. Para matest natin sa pangatlong ano. So, ngayon, ulit tayo. Forgot network muna. Then, connect tayo ulit. Connect. Yan, connecting. Tapos, yan, sign in tayo. Meeting natin yung 500 MB na merong ito may limit to na 1 day. So, insert coin tayo. Yan, connecting to Bendo. So, same pa rin. Hulog tayo ng 10 pesos. So, yan. Yun. So, gumana na siya. So, check ulit natin yung ating desktop. So, yan. Dito na yung ating bago. So, meron siyang profile D2. May limit siya na 1 day uptime. Tapos, may 500 MB siya na.
na total. So, yun guys. So, pwede natin i-mix and match yung ating ano, yung ating pricing. Depende sa kung ano yung gamit natin na network. So, kung yung internet nyo is naka-LTE kayo, so mas maganda na i-limit din natin yung ating data. So, kita natin sa kanila na may time, pero limited pa rin yung data. So, in vice versa, either way, depende yan sa pag-setup ninyo. So, pwede nyo i-prom as Mobile Legends na naka 500 MB lang, pero mahaba yung time nila. So, yun. So, sa ganung way, mas matitipid nyo yung LTE na data ninyo. Okay, guys? So, yun lang. So, meron na po tayong recap ko lang. Meron natin tayong license. Tapos, pwede kayo bumili ng mga custom board na available sa market. So, gagana po siya. So, yun lang, guys. Don't forget to like and subscribe.